1, 2, 3, come on! Pala si Clarentita. Ako naman po si Raph, and welcome to our channel! Clarentita Raphs. Nasamig ka pa, baby. Ayan. Po, so, hello po. Hello, hello, hello. Sa inyong lahat. Ayan. So, ilang araw na natin naka-home quarantine, no? So, nakaka-bored talaga. Pero, kami na anak ko, ito yung ginagawa namin simula nung karoon ng home quarantine. Ayan. So, ito yung naisip ko para mailapit siya kay God. Ayan. So, nagkakaroon kami ng Bible study pagka gising namin. Kagaya nito, pag gising lang namin. Ayan. So, ito kasi yung bagay na napaka-importante sa buhay nila. Diba po? At kalalakihan nila ito, maalala nila ito, maalala nila na, ah, ito tinuro sa akin ni mama, ito tinuro sa akin ni papa. Di ba po, napaka ganda pakinggan. Importante ito, di ba, hanggang sa lumalaki sila, nagkakaroon sila ng sa puso at saka sa isip nila na, ah, hindi ko dapat ginagawa ito kasi tinuro sa akin, nabasa ko sa Bible. Ayan. So, magandang gabay. Magandang gabay. So, yung topic natin ngayon ay, syempre, kung paano ilapit ang mga anak natin kay God. Yung mga loob nila kay God. Ayan. So, unang-una, syempre, paano natin sila tuturuan dito. Paano pag-aralan ang Bible. Syempre, unang-una po, i-orient muna natin sila. Ituro natin sa kanila. Ipakilala muna natin sa kanila si God. Ipakilala natin si Jesus sa buhay nila. Sa buhay nating lahat. And then, sa kanila, i-orient ano ba yung nilalaman ng Bible. Ano po ba yung Bible? Yun yung unang step natin. So, and then, saka natin ibubuksan ang Bible at ituturo sa kanila ang mga memory verses na nandito, ang laman ng Bible. So, ganun lang naman po kasimple. Dahil, sino po ba ang magtuturo sa kanila? Siyempre, mag-uumpisa po sa mga magulang, di ba po? Sa ating lahat, sa ating mga magulang, mag-uumpisa sa mga anak natin. Kung makikita nila tayo na, ah, si mama, tinuturuan ako ng ganito, napaka magandang halimbawa tayo sa kanila, di ba po? So, hahanapin ng anak ko ang memory verse na namin ngayong araw na to ay John 3:16. Ayan. So, hanapin niya habang hinahanap ng anak ko yung John 3:16. Ayan. So, mag-usap-usap muna tayo. Guys, kumusta po kayo? Kumusta po ang home quarantine mode natin? Ayan. So, nakaka-borda, no? So, magandang gawain ito. Kahit naman hindi lang kagigising, di ba po? Kapag ka may time kayo, bigyan natin ng time yung ganitong activity sa mga bata. Kasi, napakahalaga, di ba po? Ayan. So, nahanap mo ba? Babasahin ng anak ko sa inyo. Actually, napamemorize ko na sa kanya ito noon. Gamit naming Bible noon ay King James Version, pero excuse me baby, ang gamit namin ngayon ay English Version. Madali lang kasi siyang intindihin, guys, lalo na sa mga bata. Yung English niya mababaw na, unlike sa King James kasi ay maganda siya, pero medyo malalim yung English. So, ito yung pinapagamit ko sa anak ko, mas madali niyang naiintindihan. So, ayan, babasahin ng anak ko sa ating lahat, and then i-explain ko sa kanya mamaya, pagkatapos. Ayan. Sige, basahin mo sa amin, baby. Ano yung memory verse natin ngayon? John 3:16. Okay. For God loved the world so much that He gave His only Son, so that everyone who believes in Him may not die but have eternal life. Eternal life. Ayan po. So, John 3:16. Ayan po yung memory verse na pag-aaralan namin ngayon. So, babalikan po namin kayo mamaya. I-explain ko lang sa kanya. And then, titingnan natin kung ano natutunan niya.
Ayan, sa John 3:16 at titingnan ko kung natatandaan pa niya yung pinamemorize ko sa kanya noon na John 3:16 King James Version. So, babalikan po namin kayo. Bye! 3 months later. Hello! Hello po ulit! Nagbabalik po kami. Ayan, na-explain ko na po sa kanya yung memory verse namin today, John 3:16. So, tatanungin natin kung ano yung natutunan niya. Anak, anong natutunan mo? Kung ganon tayo kamahal ni God at kung sinakripisyo niya ang kanyang anak para mailigtas ang ating mga mali. Ayan, ating mga kasalanan. Sino ang kanyang anak? Si Papa Jesus. Ayan, so yung his only son na nakalagay doon ay si Jesus. Ayan, so very good. Very good naman po. Ayan, so okay. Ano yung... Okay. Natatandaan mo pa ba yung memory verse na John 3:16 King James Version? Yes! Apa. Okay, sige nga. Pakinggan nga po natin. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have an everlasting life. Everlasting life. Okay, very good. Ayan, buti naman po natatandaan pa niya. So, very good anak. Pagpatuloy mo yan. So, yan po ang ating topic ngayon. So, thank you po pala. Ito po palang Bible na to ay matagal na to. High school pa lang ako. Actually, hindi ko na matandaan kung binigay sa akin o nakipagpalit ako ng Bible sa kaibigan ko noon. Doon sa probinsya namin, Ilocos Norte. Ayan, si Marizel Makatbag. Hi, Marizel. Subscribe mo ako. Ayan. So, nabanggit kita dito. Ayan. So, thank you. Dahil nandito pa sa akin. Iningatan ko talaga to. Medyo luma na. Ayan po. So, thank you guys for watching. Ayan. Salamat po. Paki-subscribe po ang aming channel. Thank you. Thank you for watching. Bye!